Sa ibang balita, naniniwala si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na hindi na lang basta diplomasya ang kailangan sa usapin ng patuloy na pambubuli at paninindak umano ng China sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. Nilipat kami doon sa harapan, doon sa bibig ng Arboro, sa Bukanan. Kuha ang cellphone video na ito ng ilang mangingisda na pumalaot sa Scarborough Shoal nitong Mayo. Sa mga bahura, naaaninag ang dami ng mga isda. Pero kapansin-pansing tila takot ang mga mangingisda. Mayroon ako ng Chinese Coast Guard, yata yung dalawa. Yan ko ulit. Makikipagpatintero lang daw kasi sila dun sa mga puting barko ng China. Mga 5 miles sa Bukana, sasalubungin ka na nila. Laging may nakabantay sa Bukanan dalawa. Tapos sa mismong loob ng lagoon, may dalawa din na nakangkurahi lagi. Hindi na itago ng Masinloc Fisherman Association ang galit sa mahigpit na pagbabantay ng Chinese Coast Guard sa Scarborough. Ang totoo, masakit sa pakiramdam po naming mga mangingisda ang nangyayari doon. Sabi ko nga, dahil sa sarili nating pangisdaan ay para tayong mga magnanakaw. Kamakailan nga, kuhang-kuha pa sa video yung delikadong mga maniobra at panggigit-git ng mga barko ng China sa resupply boats sa Ayungin Shoal. Diretsahan itong tinawag na irresponsable ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Wala ngang water cannoning, pero mas delikado ang mga maniobra na ginawa nila sa mga kasama natin na Philippine Coast Guard, no? Tingin ng kalihim, hindi pwedeng sa diplomasya lang idaan ng Pilipinas ang pagtindig nito laban sa patuloy na pang-iimasok ng China sa ating teritoryo. Kapag hindi po malakas ang spinal cord nitong diplomasya, ay gagamitin lamang ito para itulak tayo ng paatras at ng paatras. Nangingibabaw po ang malalakas sa mahihina. The sooner we can complete, of course, in coordination with our partners, the Philippine Coast Guard, our littoral defenses, the sooner we can pursue a more robust position in defending our sovereign rights in the 200 nautical mile exclusive economic zone. Umugong tuloy muli ang panawagang gumamit ng gray ships o mga barko ng Philippine Navy sa tuwing mag-resupply mission. Paraan daw kasi ito upang ipakita ng Pilipinas ang ating paninindigan sa Ayungin Shoal na patuloy na inaangkin ng China. Bukas naman daw si Teodoro sa mungkahing ito basta raw irekomenda ng Philippine Navy at ng National Security Council. Kaya naman kasabay niyan, sasabak sa training ang Philippine Coast Guard sa ship repair, marine navigation at law enforcement sa bago nilang 2-story specialized education and technical building sa Balagtas, Bulacan. Donasyon pa raw ito ng US government sa halagang 250 million pesos noon pang 2017. Landlocked o malayo man sa dagat ang training area, kumpleto naman ito sa mga laboratorio at maritime simulation equipment. They will have classroom instructions and may simulator tayo. Mayroon tayong laboratory for the engine room. So lahat nandito except for the physical water. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.